Naniniwala si Senador Francis Tolentino na may iwasan na maulit ang napakaraming nasawi sa paggagupit noon ni Super Typhoon Yolanda kung mas komprehensibo at mabilis maintindihan na weather forecast ay pinarating sa mga kababayan. Ginawa ni Tolentino ang pahayag kasabay ng paggunita ng matinding pananalasa ni Super Typhoon Yolanda sa Visayas Region 9 na taon na ang nakakaraan. Ayon kay Tolentino, bagamat standard practice sa scientific at academic community ang paggamit ng pag-asa ng technical term sa kanilang weather forecast o pagtaya ng panahon, pero mahirap itong maintindihan ng ordinaryong mamamayan at maging ng mga local government official. Iginit ni Tolentino na papanahon na para baguhin ng pag-asa ang kanilang lingwahe o termino na ginagamit sa weather forecast para mas madaling maintindihan ng publiko. Ayon kay Tolentino, ilang araw bago tumama ang bagyong Yolanda noong November 2013, bigo na makapaghanda ang mga residente sa Tacloban City at iba pang mga probinsya sa Eastern Visayas Region sa inaasang giant storm surge o daluyong dahil sa ang ginamit na terminology ay hindi maayos na naintindihan ng ating mga kababayan. Dahil dito, higit 5,000 individual ang namatay sa Region 8 pa lamang sa malatsunami na daluyong o surge. Sinabi pa ni Tolentino na naiwasan din sana ang pagkasawi ng marami nating kababayan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao dahil sa malawakang plaspadulot nga ng Bagyong Paeng kung mahusay na naipaliwanag ng pag-asa ang Rainfall Warning Alert System. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ 10 AM, ang Radyo Bandido TV.